natin sa bawat isa na yung binigay sa ating salita, binigay sa ating si Kristo, at binigay sa ating pinupa. Pero ang sabi dito, kung alalahanin natin si Abraham, ano ang kanyang magandang inoffer, sinacrifice? Ang kanyang magandang inihando sa Diyos ay si Isaac. Sabi ito, pero ang Diyos, naghanda ng better na sacrifice kumpara kay Abraham. So sabi dyan, eh, nung ginawa niya ng Diyos na pinalitan si Isaac ng lamb, sabi dito, doon tinawag na Jehovah Jireh siya. So ibig sabihin ng Jehovah Jireh, God will provide. Kaya sabi niya rito, kasi pinrovide niya yung kapalit ni Isaac. So yung provide yung lamb, which is yung lamb, si Christ din yan. Sinisimbolo. So sinabi yung lamb kay Isaac. At yun ang provide ng Panginoon. So represent niyan, si Christ being. Na binigay ng Diyos para sa atin. Para sa magandang offering para sa atin. So ngayon, kung tayo ay pupunta ng church, sabi doon, hindi lang tayo dapat makikinig, hindi lang dapat sa pagkanta, hindi lang dapat sa panalangin, sa panawid. Kung di sabi dito, kailangan natin mag-testify sa word. Sabi niya dito, then, doon sa harap ng congregation, yung testify yun, yung share ka. So, pero masiguro siya na sabi yung testimony. Then sabi niya, pinapagin dito yung Revelation, ayong Hebrew 10:15. Kung kayo po yung matawag, wala ka nakalagay na sa 10:15, ano? Sabi niya, pero Holy Ghost also witness us. So, ibig sabihin, yung Holy Ghost nag-witness din siya para sa atin. Kaya sabi niya ito, kasi tayo po ay nasa physical pa na kalagayan. Sabi niya ito, then, meron tayong emotional time, meron tayong limited time sa ating ano. Sa bawat isa sa atin, pero ang Diyos ay nagbigay ng blueprint kung ano ang ginawa ni Kristo. Kaya sabi doon, pwede po natin buksan yung ating Bible sa Luke chapter 9 verse 14. Sister, pwede ba siya pagbukas nga? So, may example si Kristo rito. Sa Luke chapter 9 verse 14. Okay, sabi niya at nabasahin ko po siya, no? For there were about 5,000 men. And he said to his disciples, make them sit down by 50s in a company. Ang tinutukoy niya ni Kristo ganito. Sa ayon sa kwento ng istorya ni Jesus, may mga followers ng si Kristo ay humingi pa yan sa 5,000. Ngayon sabi ng mga disciples, nagtag ko lang po ito para makuha natin ito. Walang napakain si Kristo. Sabi niya, pupuntahin niya sa layon. Pero sabi, meron lang tayo dalawang tinapet. Kung dalawang tinapet, hindi ako nagkakamali. No? Pero ang ginawa diyan, nung pinanalangin ng Kristo yung tinapay at dalawang isda, hindi siya yung parang magic na biglang dumamig. Bakit yung 5,000 men, kung titignan po natin, bakit sila ay nakakain lahat? Amen. So may nung iwaga dito. Ang ginawa, yung puso ni Kristo yung kanyang disciple, sabi dito, when he said to his disciple, yung disciple niya yung 12. Make them sit down by 50. Yung nakamali. So yung sabihin, ginawa ng mga lagat, sinan po lang sila ng 50 by 50. So kung sa 5,000, madami yan. Ngayon, sabi nito, ituloy ko po, no? Sinasama rin sino lang siya. Yung ginawa yan, yung sabi doon, yung when Christ about feet in 5,000, sabi nito. Then nung pinanalangin ni Kristo yung basket, sabi doon, nag-flow out din bagay yung fish at saka yung bread. Sabi niya, hindi. It's not like some magician doing something. Ibig sabihin, nung pinanalangin ni Kristo yan, hindi yan yung sum na parang
pagtingin mo dumami agad. So, hindi ganyan ang, ano, ang ginawa ni Jesus, na ano na unawagay mo na marami yung ano. Ang nakakagulim kay, pakibalik si brother, ano, ang nakapag-putig kayo dyan, yung ginawa silang 50 by 50. Ibig sabihin ganito, paano sila nasama dito sa spiritual family? Ano ang tinilipunin dito ng salakan yan? So, ibig sabihin, sa atin, kaya natin kailangan para maging spiritual family tayo doon sa self-giving para makapag-share ang bawat isa. Mapapilang, sabi doon, nung nagawa yan, sabi niya dito nung dumami ba yung tinapay mong hinawakan? Sabi doon, hindi. Nung natas ang bread, sabi doon, at na-multiply, ang tanong dito, yung lima, yung nagkaroon ba siya ng 5,000 times ba? Diba? So, I hope na ako yung sinasabi ko. No, sabi dito, hindi kayo, minabangita sa 940, sabi niya, kumak, meron tayong tax yung 2008, makikita niyo po doon kung paano nangyari yung pati yung ano yung ginagawa nyo. Kaya sabi doon, kailangan magkaroon ng personal devotional attention yung sarili. Para sa pag-aaral kung paano ang Diyos magsalita sa'yo. Sabi po niya rito. Then ngayon, yung 5,000 men, and then yung disciple na pinagawa yung groups 50, sabi doon, at pinaupo sila sa bawat group, ilang group yan? Sabi niya nito. How many group would be here or there? Sabi niya. Then, 100 of them, 100 times 15. So, marami sila, no? Yan. Nakikita niyo po. So, dito ang ginawa ng apostol ni Cristo. So, isang alimbawa lang, nasa communion 2,000 na halaga yan. So, nakikita niyo po, bawat pamilya, pero, self-grouping. So, ang ginawa ni Cristo ganyan, so, ang pinag-uusapan dito, hindi yung pagdami ng tilapay. Amen. O yung pagdami ng isda. Ang pinag-uusapan dyan, naging kabahagi sila ng spiritual family. Then, may kinasabi nga, mga ano. Then, medyo, ano po ko, naroon na ako dito sa kapila. Kasi ganun lang ganun sinasabi. Then, sabi niya rito, ito, sabi niya, yung the word multiply to the believers, way they shall get. So, ibig sabihin niyo, ang nahalati pala doon, nakapagpadami pala doon sa tinapay, hindi yung literal na tinapay. Kundi ang nakapagpadami dyan, yung tinapay na sa word. Bakit bawat, bakit yung limang limang tao na yun ay nabusog sila sa pagkain? Parang siguro sa physical, kulang sila, no? Pero siguro tinuturo dito yung word. Nabusog sila lahat. Oo. Sa word. Okay. Yes, sabi dito, they gather in a group when they is formed of worship service. So sa worship service, kailangan din natin mag-gather in the form of service. Kailangan natin. Then, dito natin matatawag na sinabi progressive